Nitong mga nakarang araw, naging usap-usapan at laman ng mga balita ang aktres na si Iza Calzado dahil sa pagkakaroon nito ng sakit na lumalaganap ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit bukod sa kanyang pagkakaroon ng karamdaman, sino nga ba si Iza Calzado? Atin siyang kilalanin sa video na ito. Si Maria Isadora Usher Calzado Wintle, o mas kilala bilang Iza Calzado, ay ipinanganak noong August 12, 1982. Si Iza Calzado ay isang aktres, TV host, dancer, at modelo na dati nang nagtrabaho bilang isa sa mga homegrown contract artist ng GMA Network. Matapos nga ang 10 taon, pumirma si Iza ng isang eksklusibong kontrata sa ABS-CBN. Nagpirma rin siya ng isang non-exclusive contract sa Star Cinema. Noong 2014, si Iza ay naging isa sa main celebrity ambassadors ng Buki, isa sa mga top local food application and blog kung saan ang kanyang asawa na si Ben Wintle ay ang CEO. Noong March 2017, si Iza ay nagwagi sa Yakushi Pearl Award for Best Performance sa Osaka Film Festival para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Bliss. Bago pa sumabak si Iza sa mundo ng showbiz, hindi na ito bago para sa kanya dahil lingit sa kaalaman ng mga nakararami, ang kanyang ama ang yumaong si Lito Calzado na isang choreographer at isang TV director. Ang kanya namang ina ay si Maria Antonia Usher at ang kanyang nakatatandang kapatid ay si Dash Calzado na isang member ng 90s Pinoy rap group na Legit Misfits. Noong December 2018, si Iza ay ikinasal sa kanyang boyfriend na si Ben Wintle. Bago pang pumasok sa mundo ng showbiz si Iza, siya ay nagtrabaho muna bilang isang dubber para sa Venezuelan telenovela na pinamagatang Miss Three Hermanas na kilala sa Pilipinas bilang All My Love. Nagsimula si Iza bilang isang guest teen star sa palabas na I Click, kung saan dito siya nagkaroon ng big break sa mundo ng showbiz. Siya ay naging bahagi ng isang drama sa GMA na pinamagatang Kung Mawawala Ka bilang isang kontrabida. Masasabi nating ang pinakamalaking break ni Iza sa kanyang buong showbiz career ay noong 2005 kung saan ginampanan niya ang papel ni Amihan, ang reyna ng mga diyosa sa pinakahit na fantaserya ng GMA, ang Encantadia. At nagpatuloy nga ang kanyang pagganap sa papel na Amihan sa prequel ng Encantadia na pinamagatang Etheria, ang ikalimang kaharian ng Encantadia at ang kasunod din nitong serye na Encantadia, Pag-ibig Hanggang Wakas. Isa din sa highlight sa showbiz career ni Iza ay noong 2011 kung saan siya ay inilunsad bilang isang bagong host sa longest running noontime show sa Pilipinas, ang Eat Bulaga. Noong 2012, nag-decide si Iza na lumipat na sa ABS-CBN kung saan nagkaroon siya ng maraming proyekto dito at naging very visible sa larangan ng telebisyon at maging sa pelikula. Ang paglipat ni Iza sa ABS-CBN ay naging peak ng kanyang showbiz career. Dahil sa paglipat niya dito, nabigyan siya ng pagkakataong ma-showcase ang kanyang iba't ibang talento sa pagsayaw, sa pagiging host, at sa pag-arte na rin. At nitong ang March 25, 2020, nagulat ang buong Pilipinas noong may ibalita na dinala ang aktres sa ospital dahil ito ay nagkaroon ng sakit na pneumonia. At noong March 28, 2020, inihayag nga na nagkaroon siya ng positibong test sa malalang sakit na kumakalat ngayon sa buong mundo. Pero wag na tayong malungkot.
Dahil ang good news, nitong ang March 30, 2020, ang kanyang manager na si Noel Ferrer ay inihayag na si Iza Calzado ay tuluyan nang nakabawi at gumaling mula sa kanyang sakit. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam! Subscribe!